Part 5. Ay! Gulat niyang sigaw matapos kong ibagsak ang bag ko sa office table. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Kung wala kang dapat i-report, you can leave now. Diretso kong sabi sa kanya. Nakita ko pa ang pagtataka at kaba na mukha niya bago siya tumangot tumalikod bago naglakad papalapit sa pinto. And dagdag ko nang pihitin na niya ang doorknob. Next time, huwag kang magkakalat ng kung ano-anong kwento kung wala ka namang alam sa totoong nangyari. Kung wala kang respeto sa tao, kahit respeto na lang sa boss mo. Dagdag ko pa. Siguro naman ayaw mong wala ng trabaho na Miss Perez? Malamig at mataas ang mga pananalita ko. Isinawalang bahala ko ang agwat ng edad naming dalawa. Alam ko mas matanda siya sa akin at dapat akong gumalang sa kanya. Pero bakit ko naman gagalangin ang taong hindi karapat-dapat ng paggalang? Pasensya na po, Ma'am Alondra. Sorry po talaga. Hindi na po mauulit. Sabi niya na ngayon inakaharap na muli sa pwesto ko at bahagyang nakayuko. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Hindi naman ako yung laman ng chismis mo. Ma'am, kabado niya ang tawag sa akin. Napangisi ako at pinagtaasan siya ng kilay. Oh, I'm dapat kay sir ko humingi ng tawad kasi siya ang laman ng chismis mo. Pabiro ka pang dagdag na mas lalong nagpalala ng itsura niya. Just leave, I sighed. At nagkipit-balikat na lang. Narinig ko mabilis na pagbukas at sara ng pinto. Wala pang isang buwan magmula nang dumating ang kambal ay may kumakalat na kagad na anong issue. At ano daw? Gil is using Erwan para makaahon sa hirap? Hindi na naubos ang mga marites sa mundo. Napasandal na lang ako sa upuan. Hindi ko maiwasang isipin ng kambal. Umiiyak kaya sila? Iminom na ba sila ng gatas? Sinampal ko ang pisngi ko para alasin ang pag-aalala sa loob ko. Balik ulit sa trabaho. Ilang minuto lang ay tumunog ang intercom na galing sa opisina ng president. Yes sir, may kailangan po kayo? Maagap kong tanong. I need a file about the Mindragon's deal. And please reschedule the meeting. Reschedule, sir? Tanong ko at agad tinignan ang schedule niya. Yes, I heard it's dinner time, right? I want to hold the meeting around 2 PM or 3. He said. Tumango ako. Kahit hindi niya naman nakikita. Ibinaba ko na ang tawag at tumawag sa Mindragon's company. Muntikan pang hindi pumayag dahil sa hectic schedule ng may-ari. Buti na lang pumayag rin sa huli. Pero kakayanin kaya ni Erwan yun? Tuloy-tuloy ang schedule niya ngayong araw. Pagkatapos sa warehouse mamayang lunch, diretso ka agad sa meeting. Bakit siya nagmamadali tapusin to lahat? Excuse me sir, eto na po yung lunch nyo. Inilapag ko ang paper bag sa office table niya. Napukunot ang noo ko na mapansing hindi man lang niya nilingon ang pagkain sa mesa. Sinilip ko kung anong tinatype niya. Proposal. May kung ano pa siyang binabasa. He's so busy. Pero kailangan niya pa rin kumain. Sir, lunch na po. Ulit ko pa. Pero deadma pa rin. Huminga ako ng malalim at humawak sa magkabilang bewang ko. Erwan, what the Alondra? Why? Napalo ko ang noo ko at napailing nang makita ang gulat at takataka niyang itsura. Halika nga, lumilipad na naman yung isip mo. Hinila ko siya patayo at binitbit ang pagkain niya papunta sa mini salad dito sa office niya.
Oh, lunchtime na. Tanong niya at tiningnan pa ang wristwatch niya para makasigurado. Inayos ko ang pagkain sa lamesa. Tutok na tutok ka sa ginagawa mo. Bakit parang gahul na hugahul ka? Tanong ko at umupo sa harap niya. At pagkain ko na naman ang inilabas. Dito na lang rin ako kakain. Nalilingon ako sa pinto ng opisina. Wala naman sigurong papasok. I want us to get home early. Nilingon ko sa Erwan kasi naging sagot niya. Nang ma-realize ko ang naging sagot niya, napangiti ako at nag-thumbs up sa kanya. Ako rin eh. Mahina akong tumawa nung kumindat siya. Pagkatapos naming kumain ay agad na rin kaming umalis para bisitahin ang isa sa mga warehouse na malapit na matapos ipatayo. Pagkatapos sa warehouse, ay agad kaming dumaretso sa isang Chinese restaurant para sa meeting with Mindragon. They're the one who's leading now in the business industry. And it's the good thing na ngayon ay magiging partner sila ng Ibanez para sa isang project. Ibanez? Sabi ko sa female attendant ng resto. Tiningnan niya lang yung reservation at inilalayan na kami papunta sa private room ng restaurant. Good taste, Erwan said while scanning the whole room. Ako pa? Mayabang kong sagot sa kanya. Natawa kaming dalawa at umupo na para hintayin ang magiging kausap. I'm sorry we're late. Napatayo ako sa ganoon na rin sa Erwan at sinalubong si Mr. Mindragon. Yumuko ako saglit at bumati sa kanya na magsalubong ang tingin namin. Grabe, ang gwapo pala talaga niya. Nung nakaraan lang ay nakita ko sa magazine at newspaper ang kasal niya kay Miss Phoebe. Grabe, bagay na bagay sila. Nakita ko na si Ma'am. Dati at nakaka-intimidate siya. Lady Boss na sobrang ganda. Close your mouth, Miss Alondra. You're dueling. Bulong ni Erwan sa akin. Nang makaupo na kami, nanlaki ang mga mata ko at hinawakan ang gilid ng bibig ko. Wala naman ah. Inis kong bulong sa kanya. Natawa naman siya at inilingan ko. Ahem. Napalingon kami kay Mr. Mindragon nang tumikhim siya. I'm sorry. Let's eat first. No, thank you. Let's proceed to our agenda. Naghihintay ang mag-iina ko sa akin. Isawd proudly. Napangiti ako at napalingon kay Erwan. Natulala ako na makita ng klase ang ngiti ni Erwan. Sobrang saya na mga mata niya. Kung tingnan niya at ngitian si Mr. Mindragon, ay parang naintindihan niya ang sinabi nito. Yeah, let's finish this quickly. My son is waiting us for two. Masayang sagot ni Erwan. Nailaglag ko ang ballpen na hawak ko at napatingin kay Mr. Mindragon. Tulad ng inaasahan, ay gulat ang ekspresyon nito. Wow! I didn't know na nag-asawa ka at may anak ka na. Well, congratulations to the both of you. Ano? Sasabihin ko sana na hindi akong asawa o nanay ng kambal. Pero mahigpit na hinawakan ni Erwan ang kamay ko sa ilalim ng lamesa. Thank you. So, let's start? Pagkatapos ng meeting, ay bumalik pa rin kami ng opisina para iayos ang mga papeles tungkol sa mga napag-usapan na deal kanina. Around 5 PM na rin kami natapos. Nag-ayos na ako ng gamit para sa pag-uwi nang matanggap ko ang text ni Erwan. Sumabay ka na sa akin umuwi. Baka iwan mo na naman ako. Sira ulo talaga. Natatawa kong bulong. Ayoko kasing sumabay sa kanya palagi. Simula nang tumira kami sa isang bahay. Dahil baka kung anong isipin ng mga makakakita. Office romance is not a good thing, you know. At saka ayoko din talaga maging laman ng chismis. Lumabas ako ng opisina ko
at nilingon pa ang opisina na Erwan bago dumiretso sa elevator. Nasa loob pa siya ng opisina. Sa parking ko na lang siya hihintayin. Bumukas ang elevator kaya agad akong sumakay. Pagkababa sa sunod na floor ay agad nagpasukan ang mga tao kaya natulak ako sa dulo. Narinig niyo na ba? Nanganak na raw yung secretary ni Sir. Ha? Sino? Si Ma'am Alondra? Ano ka ba? Hindi. Si Gail, yung dating secretary ni Sir na naging girlfriend niya. Buntis raw yun at nanganak na. At eto pa, balita ko iniwan daw kay Sir yung bata at yung babae sumama sa ibang lalaki. Wow! Grabe naman ang landi! Napailing na lang ako sa lahat ng naririnig ko sa tatlong babae na to. Hindi siguro nila ako nakita dahil nasa pinakadulo ako at nakatalikod sila sa direksyon ko habang busy sila. At meron pa? Napaangat na rin ako ng tingin sa babaeng nagsasalita. Yumuko siyang kaunting dagdag tense. Si Miss Alondra daw ngayon ang binabahay ni Sir at ginawang mami-mamihan ng bata. Bulong niya na narinig ko pa rin. Bumukas ang elevator at naglabasan na sila. Nakayuko lang ako habang inaantay ang pagdating ng elevator kung nasa parking. Paglabas ko, ayoko wala ko sa sarili habang naglalakad papunta sa sasakyan ni Erwan. Kainis? Parang bata. Para ngayon lang umiiyak ka na? Kausap ko sa sarili ko habang pinapahira ng luha ko. Ang sikip-sikip ng dibdib ko dahil sa mga narinig ko. Hindi ko magawang magalit dahil ang sinabi nila tungkol sa akin ay totoo. Totoong nakatira ako kay Erwan ngayon at nagfe-feeling nanay sa kambal. Visit. Bulong ko. Pilit pinapakalma ang sarili pero hindi mahinto ang mahina kong paghikbi. Nanlalabo ang paningin ko dahil sa napakaraming luha kaya hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala sa Erwan. Why are you crying? Agad niyang tanong at iniangat ang mukha ko. Umiling lang ako at itinulak siya papalayo. Wala to. Halika na't umuwi na tayo. Hirap na hirap kong sabi dahil sa pagkakaiyak ko. Hey, shoot, Alondra. Are you okay? Why are you crying like that? You're scaring me. Nag-aalala niyang tanong. Wala nga. Sagot ko. Napatigil ako sa pag-iyak na bigla niya akong hilahin para yakapin na mahigpit. Pero nang maramdaman kong mahina niyang pagtapik sa likod ko, ay unti-unti naman akong naiyak na parang bata. It's okay, I'm here. He said at comforting me. Umiyak lang ako nung umiyak habang mahigpit siyang nakayakap. Bata pa lang ako, mag-isa na ako sa buhay. Wala akong pamilya na matatawag kong kinalakihan ko o sariling akin. Kaya magkaroon ng anak at isang taong katulad ni Erwan sa tabi ko ay talagang nakapagpasaya sa akin. Sa puso ko, pamilya ko na sila. Sa akin sila. Nasa sobrang pagfe-feeling ko ay nakakalimutan kung sampit ka lang pala ako. Kapalit lang pala ako. Pantapal. Ayoko na munang pumasok sa trabaho. Sabi ko sa gitna ng pag-iyak ko. Okay. Agad na pagpayag ni Erwan. Walang tanong-tanong kung bakit. Napapikit ako nang maramdaman ang pahigpit niyang pagyakap sa akin. Pero ayoko manatiling pantapa lang. Kaya pag nakapagdesisyon na ako, gusto ko maging Mrs. Ibanez. At para magawa ko yun, kailangan kong patunayan kay Erwan na kaya kong maging mabuting ina sa kambal at kaya kong alagaan silang tatlo. Alam kong pinangako ko na gagawin ko ang lahat para mapasakin sa Erwan. Pero lumipas lang ang mabilis ang tatlong taon ay wala pa rin pagbabago sa relasyon namin.
Hindi ko alam kung wala ba siyang nararamdaman para sa akin. Dahil kung pagbabasihan ko ang kilos at malalambing niyang salita, ay parang meron. Hindi ko alam. Kahit gaano pa kami kasweet sa isa't isa. Kung wala naman kaming label, wala rin. Siguro sa loob ng ilang taon, nasanay na lang kami sa setup naming dalawa. Maayos naman kami. Pero lately, parang may kakaiba akong napapansin kay Erwan. Oh ma'am, nakapagluto ka na po pala. Pasensya na't nalita ko. Hingin po umanhin ni Nay Perla na umabutan ko nang nasa kusina. Opo, maaga rin kasi akong nagising. Tipid akong umiti at sumimsim ng kapeng nakita kong tingin ni Nanay Perla. Kaya napaiwas na lang ako ng tingin sa kanya. Hindi na naman umuwi si Sir kagabi? Ayos ka lang ba ma'am? Umiling ako at hindi ko na malayang nagsimula na naman akong umiyak. Ilang linggo nang ganito sa Erwan. Yung mga taong magkasama kami ay hindi naman siya ganito. Madalas siyang nagmamadaling umuwi para makasama ang kambal. Kahit gaano siya kabisi, ay nahahanapan niya kami ng oras. Umuwi siya ng bahay kahit gaano pa ka-late. Pero ngayon, kaya na niyang hindi umuwi sa mga anak niya. Hindi ko na alam, Nay. Para nagbago na siya. Mapait kong sagot. Naramdaman ko ang pagtapik niya sa braso ko. Mag-usap kayo ng maayos. Sabihin mo sa kanya yung mga pangamba mo at tanungin mo siya kung anong nangyari. Karapatan mo yun. Pagpapayo niya na mas lalo lang nagkasakit sa akin. Hindi ko po kaya. Wala po kong karapatan. Sagot ko habang patuloy pa rin umiiyak. Ay, kayo talaga? Napaiyak ako lalo nang yakapin ako ni Nay Perla. Alam nila Nay Perla at Nay Linda kung anong tunay naming relasyon ni Erwan. Alam nila na hindi kami mag-asawa at hindi ako nagsilang sa dalawang bata. Isang taon na rin pala nang umalis si Nay Linda dito sa amin dahil kailangan siya ng anak niyang kapapanganak pa lang. Ngayon ay si Nay Perla nang nakakatulong ko sa araw-araw. Kahit hindi kayo tunay na mag-asawa, siguro naman sa loob ng ilang taong pagsasama nyo, nagkaroon ka na ng karapatan para tanungin siya kung bakit hindi siya umuwi. Tanungin mo lang siya. Sinubukan ko na po. Mahina akong sagot at umalis sa pagkakayakap sa kanya. Malungkot akong umiti at tumayo sa upuan. Sinubukan ko na po magtanong sa kanya, pero nagalit lang siya at pinatayan ako ng tawag. Siguro po wag kong kalimutan ko hanggang saan lang ako dapat makaalam. Sumisinghot akong lumapit sa lababo para hugasan ang tasang ginamit ko. Sana maayos yun ang dalawa yan bago man lang ako umalis. Napalingon ako kay Nay Perla dahil sa sinabi niya. Bakit po? Saan kayo pupunta? Nag-aalala lang tanong ko. Noong umalis si Nay Linda, ay sobra akong nalungkot dahil nasanay na akong nasa tabi ko sila. Uuwi na kami ng probinsya ng buong pamilya ko. Ayaw na rin akong pagtrabahuhin ng panganay kong anak at siya na raw bahala sa aming pamilya. Nakita ko ang dumaang saya sa mga mata ni Nay Perla nang banggitin ang tungkol sa sinabi ng anak niya. Sa huli, wala rin akong nagawa na magdesisyon si Nay Perla na umalis. Sa loob ng ilang taon na nakasama ko sila, kahit papaano ay naranasan ko magkaroon ng ina-inahan. Madami akong natutuhan sa kanila. Pero hindi ko naman pwedeng pilitin sila magtrabaho sa akin. At isa pa, mas mabuting tumigil na talaga sila sa pagtatrabaho para makapagpahinga. Tomorrow ang schedule para sa pag-inspect ng venue para sa birthday ng kambal, right? Tanong ni Anisha sa kabilang ninya. Inayos ko ang kumot ni Daniel at Manuel. Natulog na tulog sa kama ko. Oo, kailangan ko munang i-double check yung venue tapos yung catering.
Sagot ko at maingat na umupo sa tabi ni Manuel. Ikaw lang mag-isa? Siguro. Sino naman makakasama ko? Hello girl, pasamahin mo sa Erwan. Siya ang tatay. Dapat may ambag siya. Sira. Siya ang gagastos ng lahat. Eto na nga lang ang ambag ko. Ang siguraduhin na maayos ang lahat sa araw ng third birthday ni Daniel at Manuel. Sagot ko. Narinig ko mabigat niyang buntong hininga. At nagmura pa kaya napangiwi ako. Malamang gastos niya. Anak niya para nagigilty ka pa na siyang gagastos lahat. Ay maiba yan. Bakit ako? Paano yan? At wala magbabantay sa kambal kung aalis ka bukas. Ayan ang kanina ko pang iniisip. Hindi ko alam kung saan sila iiwan. Kaya siguro ay dadalhin ko na lang silang dalawa. Magtitri na rin tong dalawang bugoy na to. At matatalino. Kaya hindi mahirap pagsabihan na huwag malikot. Isasama ko na lang. Napatingin ako sa pinto ng kwarto na makita sa Erwan na sumilip. Agad ako nagpaalam kay Anisha at ibinaba ang tawag. Sinilip ko sila sa kwarto nila, wala sila doon. Nandito naman pala at natulog sa kwarto mo. Pabulong niyang sabi at naglakad papalapit sa kambal. Nag-iwas ako ng tingin ng halika niya sa noong dalawang bata. Gusto ko siyang sigawan. Gusto ko siyang tanungin kung bakit kayo lang siya umuwi. Kung saan siya nanggaling. Saan siya nagpalipas ng gabi. How are you, Alondra? Napatalon ako sa kinatatayuan ko. Nang bigla siyang tumingin sa akin at nagtanong. Agad akong ngumiti at tumango. Okay lang. Tipid kong sagot. Tumango siya at inabot ang suitcase niya at tumayo. That's good. Namalamig niya ang sagot at naglakad na papalabas ng kwarto. Ayun na yun? Wala man lang explanation? Kung bakit kayin ka lang? Walang sorry dahil sa biglaan mong pagsigaw sa telepono? Dahil lang tinanong kita kung nasaan ka? At bakit hindi ka pa umuwi? Pumikit ako at tumikhim para mawala ang masakit na nagbabara sa lalamunan ko. Nilalabanan ko ang pagbagsak ng luha ko nang habulin ko sa Erwan. Naabutan ko siya sa kusina na kumukuha ng tubig. Bukas pupuntahan ko yung magiging venue ng birthday party ng kambal. Pwede mo ba kaming samahan? Wala na rin kasi si Naiperla. Hindi na siya papasok. Pakapala na namukha to. Patatagal lang ng loob. Para anytime sasabog na yung inis at galit na nasa loob ko. Pero kailangan ko maging kalmado. Dahil ayoko masira masasayang araw na yon para sa kambal. Naiperla left? Tanong niya. Pagkatapos uminom ng tubig. Oo. Simple kong sagot. At inilagay ang paningin sa pader ng kusina. Hindi ko siya kayang tingnan. Baka mamaya bigla ko lang siyang tanungin kung saan siya nagpalipas ng gabi. Isipin ko pa lang ang isasagot niya. Nadudurog na ako. Lalaki pa rin sa Erwan. Bukod sa pag-aalalang ginagawa ko, ay may mga pangangailangan din siyang hindi ko naibibigay. Okay. I meet you there sa venue. Message me the address. Okay. Pero sana hindi na lang ako umasa na tutuparin niya yon. Pawis na pawis ako pagkatapos kong ipasok si Daniel at Manuel sa likod ng sasakyan. At siniguradong mahigpit ang belt ng baby seat nila. Uwi? Tanong ni Manuel. Bilog na bilog ang mata. At namumula ng matambok na pisngi dahil sa init. Yes, anak. Uwi na tayo. Tapos na si mama kay makapag-usap sa loob. Sagot ko sa kanya at pinunasan ang laway niyang nagkalat na naman sa labi niya. Daddy! Napatingin ako kay Daniel na nakatitig sa akin. Umiling ako at hinaplos ang pisngi niya. Nakatulad ng kay Manuel ay namumula rin. Nasa work, anak. Matipid kong sagot. Numiti naman siya at sunod-sunod na tumango na akala mo naiintindihan talagang sinabi ko.
Nagsimula na ako magmaneho pa uwi. Dumaan muna kami ng Jollibee at bumili ng spaghetti na paborito nitong dalawa. Pagkarating sa kondo ay nagpumilit yung dalawa na maglakad. Naka-Pikachu outfit sila ngayon at may suot pang pokeball na bag. Ang cute! Natawa ako nang humawak sila sa magkabila kong kamay. Nasa kanan si Daniel at nasa kaliwa naman si Manuel. Hawak nila sa libreng kamay ang plastic ng Jollibee nila. Dahan-dahan lang, sabi ko, at inalalayan silang maglakad pahinto-hinto pa kami dahil hindi pa sila ganoon magaling maglakad. Maraming taong nakapansin sa kabibuhan ng dalawa habang paakyat kami sa unit. Pati nga guard at ibang resident dito ay tuwang-tuwang pinapanood yung kambal. Pagkapasok namin sa bahay ay agad ko silang pinalitan ng damit dahil sa sobrang pawis. Wait here, sabi ko sa kanilang dalawa at inupo sila sa baby carpet na nasa gilid ng sofa. Kumuha ako ng tubig at bumalik na sa sala. Naabutan ko silang inilalabas ng spaghetti nila. Wait, drink this water muna. Inalalayan ko silang uminom ng tubig. Pagkatapos ay inilabas ko ng pagkain nila. Yehey, Jabe! Yeah, baby! Natawa ako at inabot sa kanila ang baby fork nila. Itinabi ko yung plastic fork na galing sa Jollibee. Usually, nagbabaon talaga ako ng sarili na ng kutsara at tinidor kasi ayoko silang paggamitin ng kung ano-ano, lalo pat isusubo nila. Happy ang mga bibig ko ah! Pinunasan ko ang bibig nila na puno ng sauce. Napahinto ako nang tumunog ang lock ng pinto. Nag-iwas ako ng tingin na makita sa Erwan na nakasuot ng formal attire at bitbit ang suitcase niya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.